Kumusta mga kadribol? Wala rin naman pala itong si Tab Baldwin eh. Kagaya rin pala ito ni Choc Reyes, walang tiwala kay John Mar Fajardo. Muli ko kasing binalikan yung mga laro ng Gilas mga kadribol kung saan si Tab Baldwin yung head coach. At nadismaya ako nung mapanood ko yung Gilas kontra France. Nandun naman si Fajardo sa lineup pero bakit hindi niya binigyan ng mahabang playing time? Hindi ko lang alam mga kadribol ha, kung may iniinda bang injury si Fajardo sa tournament na to. Pero kung sakaling may iniinda mang injury si Fajardo, bakit pa siya isinama sa lineup? Lalabas, wala siyang kwenta, di ba? Ito, kakapasok lang ni Junmar. Oh, nakapag-contribute ka agad mga kadribol. Rebound yan mga kadribol. At lead pass to Terence Romeo. Napa-timeout dito ang France mga kadribol. At eto, tingnan nyo mga kadribol. Nag-alangan pumuwasti ni Diaw kasi matangkad ang bantay niya, si Junmar. Kaya ipinasa niya na lang. At eto mga kadribol, tingnan nyo si Troy Rosario ang nakabantay kay Diaw. Nilamon lang siya ni Diaw mga kadribol. Dito sa play na to, naisahan si Junmar. Pero dito sa play na to, hindi naman naka-score ang kalaban. Pero pinalitan na siya kaagad. Ang bilis. Mga 4-5 minutes lang yata siya sa loob ng court. Isang beses lang nabigyan ng bola si Junmar. Ito, tingnan nyo. Ang pumalit kay Junmar, ayun, turnover kaagad. Yan ang mangyayari mga kadribol kasi wala nang ibang malaki sa ilalim. Bakit kasi hindi pagsabayin si Fajardo at Blatch? Sayang yung twin tower natin, hindi na-maximize. Ayan, turnover na naman. Bakit di pa palitan yan? Unti-unti nang humahabol dito ang France mga kadribol. Kung si Junmar yan mga kadribol, score na yan, panigurado. At hindi sana turnover. Matatapos na lang second quarter, di pa rin binalik si Junmar. Kanina pa dapat pinalitan tong si Sakuragi ni Junmar eh. Third quarter, di pa rin pinasok si Junmar. Anong resulta? Eto, score ang kalaban dahil walang matangkad sa ilalim. 4 minutes left ng third quarter. Di pa rin ipinasok si Fajardo. Ano resulta? Eto, rebound ng kalaban kasi wala tayong ibang matangkad sa ilalim. Di ba kabubuhan na talaga to? Ayan, sunod-sunod na score na naman sa ilalim. 1 minute, 20 seconds ng third quarter. Saka pa pinasok si Junmar, mga kadribol. Dahil 4 fouls na si Blatch. Ayan ang kartihan itong si Romeo. Turnover tuloy. Natapos na lang ang third quarter mga kadribol. Di man lang nakahawak ng bola si Junmar. Unang hawak ng bola ni Junmar sa fourth quarter. Ayun ang buhaya. Di naman binalik kay Junmar ang bola. Buti na lang naipasok yung tres. At ito ang depensa ni Fajardo. Ayan, ibinalik na naman si Blatch. Pero si Fajardo naman ang pinalitan. Kabubuhan talaga to ni Tab Baldwin. Dapat si Ray Ray Parks ang pinalitan na dyan. Ayan, tuloy. Oh, turnover na naman. Ay, nako. Tingnan nyo kung nasaan ang buteting Blatch. Nasa rainbow territory. Kabubuhan na talaga yan. Ngayon, sabihin nyo sa akin kung magaling ba yung Tab Baldwin na yan. Hindi. Parang si Choc Reyes din kung mag-isip. Kaka-bad trip. Kung isinabay pa ni Tab Baldwin, si Junmar at Blatch, di sana meron isang malaki sa ilalim. Alam nyo mga kadribol, pwedeng-pwede naman talaga niyang pagsabayin si Junmar at Blatch eh. Kasi magkaiba naman ang laro nilang dalawa. Pwede si Blatch sa labas kasi
tumitikada siya sa tres. Si Junmar naman sa ilalim. Para kahit papano, meron tayong second chance opportunity. Pwede tayong maka-offensive rebound. Ibang-ibang takbo sana ng laro na to kung pinagsabay lang ni Ta Baldwin si Junmar at Blatch. Nandiyan naman si Japet. Kung sakaling kailangan magpahinga ni either Junmar or Blatch, hindi nga ginamit si Japet eh. Binangko talaga, grabe. Kaya hindi rin ako believe dyan kay Ta Baldwin, mga kadribble. Kung magaling talaga yung Ta Baldwin na yan, dapat na ipanalo niya ang kampyonato sa UAAP. Dapat nag-champion ng Ateneo. Wala eh. Tinalo sila ng UP. Hindi mo naman pwede sabihin na dihado sa player ang Ateneo nun. Kasi nandun naman si Kwame, Bilangel at Ildefonso. Sa UP, si Carl Tamayo lang kilala ko dun eh. Nakilala ko lang naman itong mga batang to kasi naglaro sa Gilas. Hindi naman na talaga ako nanonood ng Philippine Collegiate Basketball. It just so happened na nanonood ako ng TV, tapos nag-commercial, nilipat ko ng channel. Ayun, nakita ko Game 4 ng Ateneo versus UP, Best of 5 Series. If I'm not mistaken, natalo ng Ateneo ang UP sa Game 4 to force a do-or-die Game 5. At yun na nga ang resulta. Mga kadribol, tinalo ng UP ang Ateneo sa Game 5. Paano mo sasabihin sa akin na magaling ang Ta Baldwin na yan? Kung tutusin, mas magaling pa sa kanya ang coach ng UP. Kasi tinalo siya ng coach ng UP. Marahil, kabisadong-kabisado na ng coach ng UP ang sistema ni Ta Baldwin. Kaya alam na ng coach ng UP kung paanong gagawin sa depensa. UP, mga matatalinos dyan eh. So dapat matalino rin ang coach. Alam nyo ba kung sinong gusto kong mag-coach ng Gilas para sa 2023 FIBA World Cup? Si El Presidente Mon Fernandez. Kahit wala pa siyang coaching experience, alam ko may pangamoy siya. Nakikita at nararamdaman niya kung sino ang dapat ipasok sa basketball court. Bilang isang magaling na basketballista sa kanyang panahon, alam niya ang diskarte.